Okay, so yun guys, maraming salamat sa pagpunta niyo dito ngayong araw. So simulan natin yung discussion. Sino sa inyo nice na unang mabahal? Gusto ko sana sa inyo ipakita ang buhay ng aking mataling na kaibigan. Bahay, 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 bahayan. Ako si nanay. Ako si tatay. Ang saya maglaro, bahay, bahayan. Nare, maghanap ako ng trabaho. Bantay mo si baby, ah. Sige, sige, babay, ingat. Nare, tapos na ako magtrabaho. Okay lang ba si baby? Okay lang naman kami. Mira, umuwi ka na. Mananamalihan na. Uwi mo na ako, ha? Tawag na ako ni nanay. Bukas na lang ulit. Nanay! Para wala ka nanay, ha? Meron akong nanay. Believe na believe ako sa nanay ko. Ako, si Amanda. 17 taong gulang. Sabi nila, masipag daw ako pagdating sa eskwela. Alam nyo, sabi pa nila, marami raw na niligaw sa akin. Habulin ng mga lalaki, ika nga nila. Aba, ewan ko, hindi ko na lang pinapansin. Tuwing napapaningin ako sa langit, hindi ko mapagkaila ang ganda ng daigdig. Hindi ba ang ganda ng buhay? Mahinhing hanging, tila hinahaplos ang aking balat. Liwanag ng bagong umagang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Talulot ng alamandang maniningning nitong kulay. Gusto ko ring magningning sa karikitan na para bang bituing walang simpantay ang ningning. Pero, isa lang naman ang aman ko sa kabila ng lahat. Isang bagay na pinagkait sa akin ng tadhana. Gusto ko mananasang magmahal at mahalin. Kitang-kita ko kasi ang ganang dulot nito sa buhay ng bawat individual sa mundo. Nakikita ko kung gaano kumislap ang mata kapag nakatitig sa taong gusto mong makasama. Nakikita ko ang ngiti ng mga labing puno ng pag-ibig na walang sisingilin. Ang ganda. Sabik na ako maramdaman kung ano ba talaga ang pakiramdam ng pagmamahal na walang bahid ng kasinungalingan. Pagmamahal na malayo sa rehas ng kalungkutan. At doon na nga. Doon na nga kita nakilala. Sa'yo. Hindi ka katulad ng ibang mga manliligaw na puro forma lang naman at puro bigay lang naman ng mga palamutin na bibili ng salapi. Ito na atang matagal ko nang hinahanap. Ganun ba kagalante ang nanahanap? Ganun kabilis minigay sa akin ang tangi kong nangihiling? Lalo mong binigyang kulay ang mundo ko, ubod na ng ganda. Madalas ang pagpunta ko sa inyo pagkat tuwang-tuwa ako tuwing nakikita ko yung mga ngiti mong bumubuo ng mundo ko. Pag-ibig nga itong nadarama ko para sa'yo. Sumaya naman tayo sa bawat saglit na magkasama tayo.
ko rin maitatanggi ang mga panahon tayong dalawa lang. Hindi ko maitatanggi na para bang ikaw na ang tahanan ko. Ikaw na ang uuwian ko. Kabilis ang pagsagot ko sa iyo ng aking matamis na oo. Gayun din kabilis ang pag-atak ng luha ko noong araw ng paglisan mo. Sabi mo sa akin, hindi mo matanggap itong nangyari sa akin. Pero bakit mo ginawa? Bakit nasaysaya mo naman natin ng mga oras na iyon? Sabi mo, hindi ito nararapat na matuloy. Pero dahil kung anong meron tayo, mamahalin ko lahat ng aking at iyo. Maaari nang isip ka, pero hindi pwedeng mawala ang bunga ng pagmamahal na buklod sa atin. Ako na lang ang buhay sa produkto ng pag-iimiga na nagpaniwala sa akin na napakaganda ng buhay. Kahit kumisan ka na, hindi na maranasan ko muli ang pagmamahal na nagbigay sa akin at nagtag na kaligayahan sa mundong masalimuot ng kahahantungan. Ang duhong masalimuot ang hinantungan. Hanggang sa muli nating pagkikita, Aris, ikaw ang nagpaganda pang muli ng mundo ko, ngunit ikaw din pala ang sisira nito. Marami ang nakusga, umutya. Hindi na ako muli yung babaeng umaapaw ang karigtan sa liwanag ng sikat ng araw. Dahil ginusto ko lang naman magmahal at mahalin. Ano pang mali sa aking mga dalangin? Aris, salamat sa panandali ang saya. Salamat sa pagbabago ng pananaw ko sa mundong kinalalagyan ko. Makikita kitang uli. Ma, nakauwi na po ako. O, anak, nandyan ka na pala. Kumain ka muna dyan, ha? Tutulog na ako. Ginagawa. Ma, yung pang tuition ko. Ma, pengi ako, bye. Ang sikip-sikip naman. Hi, bye, bayan. Siya si nanay, walang pang-ipon. Siya si tatay, walang trabaho. Siya si ate, walang tuition. Siya si bunso, walang panlaro. Masaya pa rin bang maglaro, bahay bayan? Mira, ano ba yan? Naingin nyo, umuwi ka na! Opo, Nay! Nay, naglalaro lang naman po kami ng bahay bayan. Bakit ang bigat? Anak, hindi kasi ganun ka rin magtaguyin ng pamilya. Lalo na't ang babata nyo pa. Kaya, huwag ka sula sa nanay, ha? Nakikita mo ba to? Ito ang maling alaala iniwan sa atin ni Aris bago siya mamala. Kaya anak, pakaisap, huwag muna. Ha? Pangako itataguyo at tinanay lahat ng pangangailangan natin. Okay po. Tara, laro ulit tayo! Laro ulit tayo! Ayoko lang, huwag muna. Thank you.
maraming salamat sa yung binahagi sa amin. So, sino naman sa inyo ngayon ang nais na sumunod na sa pagbabahagi?